sa ano, nakita natin yung komplikasyon ng pag-interpret using theological analysis. Isang halimbawa dyan ay yung malimit na narinig ko na para pasinungalingan yung ano, yung para pasinungalingan yung assurance of salvation. Ay yung ginagamit yung Hebrew 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Hebrews chapter 6 verses 4 to 6, King James Version. Sinasabi nila na hindi daw totoo yung diba, yung once saved always saved, yan once taken ligtas, niligtas ka na, diba? Hindi daw totoo yun. Kasi maraming mga talata at tango na yung ginagamit na talata para pasinungalingan yung assurance of salvation. Kaya itong mababasa sa Hebrew 6 na sinasabi dito, verse 4, no? Sabi sa verse 4 patuloy, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinatako muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalapag sa kanya at tinutumbuan ng mga damong kay kinabangan ng mga yaon na dahil sa kanilay binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Itapat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay tinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kinahinatnan ay ang sulubong. So, gumawa pa ng ano, paglalarawan, ilustrasyon doon sa mga minsang naliwanagan, diba? Minsang nakabahagi ng Espiritu Santo. Yan. So, sa unang, di ba, pag pinakinggan mo yan, nang walang theological analysis, eh di ba, pwede nga gamitin na pwede nga palang mawala ang kaligtasan. Pwede kasing matakwil. Paano mo ngayon, pag ginamit ito sa'yo, itong talata na to, ay paano na yung assurance of salvation? Kaya, pag hindi ka marunong ng hermeneutics, aba, eto yung... Pero ito po, di ba ito ay mga hindi pa talaga ligtas? In fact, hindi pa sila talaga nananalataya. Wala nakasulat talaga dyan. Na ito ba? Kasi sa ang kanilang meron kasi silang ano ang tawag ng assumption. Ang assumption nila, description nito ng mga saved. Kasi ito ang sabi ay naliwanagan. Nanampalataya. Oo. Oh. Malikot sa ibig sabihin, inaano kasi nila nang nanampalataya na eh. Oh. Kasi tumalikot sa kanila pa. So, inano nila na nanampalataya siya. Mm. Tapos, naniwanagan siya. Mm. Nagkaroon na siya ng mga kalangit ng kaloob. Naging kabilang na sa tumanggap ng Holy Spirit. Nakalasap na nila kabutihan ng Diyos. So, kung ano nito nga, ay safe na nga ang pinag-uoy dito. Mm. Pero yun ang unang ating kokontestahin. Una, sinasabi natin, ito, yun sinasabi nila pala, description to ng mga saved. Pero sa tanong natin, description ng saved, pero yung matinutukoy dyan, saved? Hindi. Hindi yan tumutukoy sa saved. Sa ligtas. Una, meron namang kasi, una, merong quality ang pananampalataya. Di ba merong pananampalataya? Hindi mo ba Oo nga.
I mean, kasi sa kanila, kasi nanampalataya eh. Pero una, dapat ikuhalipay natin ang pananampalataya. Diba, napag-aralan natin na merong saving faith at merong dead faith. Oh. Ang sinasabing mananampalataya, eh, understood na yung mananampalataya sa Diyos, understood na ibang pananampalataya yun. Saving faith yun, di ba? Kasi may sinabi nga Santiago eh, na pananampalataya yun. Kaya, ibig sabihin, hindi po pinanggit na ito, nanampalataya, ay di ba sa John 6 nga eh, di ba, merong, sa John 6 ba, tama? May mga Hudyong nanampalataya sa Panginoon, pero nung ituro niya yung doctrine ng siya yung tinapay ng buhay, na sino mang kumain, di ba yung mga nanampalataya sa kanya, mga Hudyong, nagsipag-alisan? Oh. Ano pananampalataya meron nun? So, hindi yun yung pananampalataya ng mga ligtas. Di ba? Ang pananampalataya ng mga ligtas, para ma-depreciate natin, baga matuwala yung termino sa Bible, ang tawag natin doon saving faith. Pero yung dead faith, na pananampalataya ng mga apostate, meron yun. Di ba? Yun yung nasa James 2. Tama po ba? So, ito tayo po, apostate. Apostate yan. Oo. Kasi nakapakinig na sila. Kapakinig. Nag-profess sila na sila yung Christian. Mm-hmm. So, ang setting niyan, ang dapat natin tingnan, ang setting niyan, local church setting. Sa local church, merong saved at merong apostate o tinatawag nating reprobate. At ito, tumutukoy dun sa mga reprobate. At in fact, kung ginamit niyang illustration sa verse 8, ay itinatakwil. Ibig sabihin, sa English kasi, rejected. Yun yung ginagamit na word for reprobate. Rejected. Diba? Meron kasi, diba, sa Bible din nakasulat, merong yung pananampalataya dinadalisay, dumadaan sa ato. Diba ba? Para mapatunayan na yung pananampalataya mo nga, diba, genuine yung faith. Oo. Oo. Itong sa ano natin, kaya dito, ang isang malaking, ano, yung haste or mabilisang pag-interpret doon, hindi muna nila tinitingnan yung mga word na ginagamit. Halimbawa, pag sinabing pananampalataya, ba, may usapin pa yan? May doktrina tungkol sa pananampalataya tayong pag-uusapan, di po ba? Oo. Isa pa, ang konteksto din ng Hebreo, eh, naglulook back ito sa, ano, sa Old Testament hindi naman sense matatabi, kundi Old Testament people, yung mga Israelita nung panahon nila, ikinukwento niya yung kaibahan noon at saka yung nangyayari sa kanila. Pag binasa mo ang Hebrews, napakaraming ano yan, pagbaliktanaw doon. Itong tinutukoy rito, ito po ay tumutukoy doon sa nangyayari sa kanila sa ilang, sa wilderness noong sila ay ilabas ni Moises sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Eh di ba nakaranas din sila ng pagkupala ng Diyos? No, nakalasap din sila, di ba, ng heavenly gift. Oh, isang halimbawa ng heavenly gift, yung manak, di ba? Eh, regalo yun, bigay ng Diyos yun. Galing sa langit, yung pagkain na yun. Kaya, doon natin, kaya napakalaga ang hermeneutics. Ikalwa, ito ay kinakailangan, alam mo yung ano, yung buong konteksto talaga. Di ba, kagaya nito, pinutol. Ha? Pinutol. Pero ito ba? Ito ba ay doon sa sinusulatang mga miyembro na iglesia, yung community of Jewish believers ito eh. Ito bang sa community of Jewish believers ba? Nangyari ba ito sa kanila? Ang tanong, nangyari ba sa kanila? Real event ba ito? Hindi po ito real event. Una, ang ginamit dito, ibig sabihin, hypothetical po ito. Diba sabi? If, sabi sa English kasi if eh. Wala kasi sa Tagalog yung if. Sa verse 6, nakasulat dyan, if they shall fall away. Tama po ba? Yung nakalagay sa, ano? Kaya, hindi to real event. Hindi to real event. Walang, hindi to pangyayari. Well,
Hindi to nangyari. Oh. Ano lang to? Para bang halimbawa? Tanong ka lang. Hindi, hindi. Conditional ang ibig sabihin ng conditional. Na parang wow, may sinasabi ka na ano, alam mo, yung dalo nakikita mo, yan, mag-sweetheart na yan, maghihiwalay din yan. Parang gano'n, sabi mo, kung, alam, alam mo na talagang matindi ang pagmamahalan na, di ba? Kung, di ba? Di ba sinasabi mo? What? Oh, sabi, hindi naman nangyari. Parang nag-assume ka lang. Nag-assume ka lang. Oh. Ito ang... Sabihin mo lang ito po. Ganito wala. Hindi to real event. Na pag sinasabi lang na kung ganito ang sitwasyon, parang ganito ba? Kung ganito ang sitwasyon, aba, hindi ko pwede mangyari ang ganyang sitwasyon. Kasi kung ganyan ang sitwasyon, kung mangyari, alam ba, hindi parang lang pinapako ang Panginoon muli. Oh. Nagagas niya? Parang nag-uusap ng dalawang tao nag-uusap. Ang tawag po dyan, sa ganyang klase ng pagtuturo, pangangaral, diatribe. Si Apostol Pablo gumagamit din ng diatribe na parang may imaginary siyang kinakausap na nakikipag-argumento siya. Ibig sabihin, yung ina-expect na, na argumento, sinasabi na niya. At pagkasabi niya, sinasagot din niya. Yan, diatribe ang tawag dun sa style na yon, isang literary device ng pagsulat. Ngayon, isang patunay na ito hindi relevant at ito hindi ito nangyari dito sa mga Christian believer sa community of Jewish believer kasi ibos sa sinulatan eh. Ibig sabihin Jewish believer, Jewish Christian believers to. Isang patunay na hindi ito nangyari sa kanila at ito hindi totoo, yung verse 9. Oh, ano sabi sa verse 9? Sabi na kahit ito ang sinasabi na bigyan namin na nasa mas mabuti kayo ang kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Medyo lumino ba? Sa'yo dyan, sa English mo. But we are sure in your regard, beloved, of better things related to salvation, even though we speak in this way. Yan. Even though we speak this way, hindi ito nangyayari sa inyo, di ba? Mas ano kami, kami panatag kami sa inyong kaligtasan. Di ba yun ang gusto niyo pala, ano, sabihin dito sa verse 9? Ang sabi pa nga, nakatitiyak kami. Di ba? Tiyak kami, ligtas kayo. Di ba yun ibig sabihin? Oh. Yung assurance of salvation, ibinigay sa verse 9. As a matter of fact, maganda rito sa easy, ito, itong isang version, easy to read version, no? Sa hindi ko pala nabuksan sa ano. So, dali ko muna sa Hebrews 6:9. Pakinggan niyo itong ano, easy to read version. Mas malinaw dito. Dear friends, I am not saying this because I think it is happening to you. We really expect that you will do better, that you will do the good things that will result in your salvation. Oh, yun sabi niya. Eh, hindi naman ang sinasabi na eh, hindi naman porque sinasabi namin iniisip namin nangyayari ito sa inyo. O ibig sabihin, hindi niya iniisip na ito nangyayari sa kanila. Diba? O malinaw na. O ito ano lang, gumagawa lang ng assumption. O. So nakita natin kung paano ang ano, pag-analisa. Kasi ano tayo eh, theological analysis eh, ang ating theological belief eh, meron tayong assurance of salvation. Kailangan na rin basahin po ang whole till I get up, time is barely on our side.